PMCC 25 Batangas, ang aming minamahal na kapatid, Brother X Amen. Tuloy-tuloy na po tayo para sa magandang picture. So that you may use us with all your power and authority.
Dahil po ating pinerka ang Espiritu Santo sa ating kalagitnaan, ating po siya irespeto at ating ilagay ang sarili sa kanyang presensya. Palakpakan natin siya. Sino sa inyo ang mamamang kagawa? Taas ang kamay ng mamamang kagawa. Ibig sabihin ng magagawa, may ginagawa. Amen. Hindi gawa na gawa. Ang mamamang kagawa ay may mga responsibilidad. Ang mamamang kagawa ay may mga dapat at sikasuhin. Hindi po sa paghihigpit, kundi nais lang natin na matutog po tayo na maging committed and submissive and most especially, matutog po tayo ng ating panawagan ay hindi natin maliwalain. Yung calling, yung panawagan ng Diyos sa atin. Kasi mahalaga po yung paglilingkod, ito'y ini-earn natin sa langit, iniimpok natin sa langit. Kayamanan hindi nauubos, kayamanan na pagdating ng panahon, ito'y magiging dahilan para ikaw ay makarating sa kanyang pinangako, ang buhay na hahandog sa langit. Sino gusto ng buhay na hahandog sa langit? Sa pamamagitan ni Jesu Kristo.
kapangyarihan at karamadan magpakailanman. Ikaw pa rin, Jesus. Sabihin mo, amen. Para pangalanin si Lord. Sino sa inyo ang mga kumiti? Taas ang kamay ng mga kumiti. Hindi po kumati. Asaan ang mga kumiti? Diba? Hindi yan ang pinapalap ng mga pictures kasi yung kanilang sinapit na mga lima. Sa babak ni Kare, may lima-lima na tinawag na contact persons, contact workers, kasama yung teachers. Ha? Sila po yung mga committee, hindi po kumati. Ibig sabihin ng committee, sila yung mga nagtatrabaho. Sila yung mga nag-work. They have a responsibility on their area. Mayroon silang responsibilidad sa bawat area. Ha? Kasi pag wala kayong responsibilidad at hindi kayo, ano ba pinagkukwentuhan niyo dyan? Nanay? Nanay, nagsasalita na po ako ang pinagkukwentuhan niyo dyan. Okay. Yung mga committee po ay nagtatrabaho ng inikot. Kailangan always in coordination with the disciples yung area nyo. Yan po ang mga tinatawag ng mga katiwala. Committee, hindi kumate. Eh, yan ba? Mga kapatid, kasi mahirap yung mga kumakate. Alam mo, pag ang tao kinakate, ibig sabihin mo, may symptom ka na, may problema sa iyong anong tawag yung kidney. O kaya atay, pag madalas ka kinakati, yan ang symptom na mayroong problema sa kidney at may problema sa liver. Madalas kinakati. Okay. So, anong sabi ng Biblia? Okay, ati kayo ang tumabot ng oras. Okay. Sabi po ng Bible, mga kapatid, moreover, it is required in his keyword that a man be found faithful. Sabi niyo, faithful. Tapos sabi niyo naman. Ano ba ibig sabihin ng faithful? Tapat sa lahat ng area ng buhay. Tapat sa asawa, tapat sa paglilingkod, tapat sa mga anak, tapat sa kaibigan, tapat. Faithful. You cannot say you are faithful in God kung hindi ka tapat sa iyong asawa, hindi ka tapat sa iyong mga anak, hindi ka tapat sa iyong kaibigan, hindi ka tapat sa iyong kapwa. Yung pagiging tapat sa Diyos, tapat sa taong iyong kasalamuhan. Kasi nandyan ang presensya ng Diyos. Tahina. Kaya isipin nyo lagi na tayong lahat ay mga katiwala. Ano, hindi po ako naghihigpit, ano? Ang gusto ko lamang po, pinag-uusapan namin ng mga council, yung pambabalik sa atin, yung ating sigasig, enthusiasm, yung zeal of the Spirit in serving the Lord.
Kasi natakay tayo ng pandemic, dapat tayo tinatamad na. Hindi tayo nagiging mabuting katiwala. Dapat kung tayo sa palagay natin ay dumarating sa tinatawag na time of desolation. Ang pag sinabing desolation, yung magparang amon sa dagat. Ha? Yung amon sa dagat ganun, pero ang taas pagkatapos bababa ganun. Yung pagbaba ganun, time of desolation. Ibig sabihin ng hihina, nanlulubaybay, tinatamad, time of desolation. Kapag time of desolation, you need consolation. Kailangan makonsol ka. Ask God, pray. Manalangin ka. It's a time of refreshment. Mag-retreat ka. Mag-meditate ka. Isipin mo, bakit ka nang hihina? Bakit ka nang lulupay-pay? Ibig sabihin, hindi ka nang in love kay God. Kasi pag ang tao yung in love, masigasig. Yan po ang katibayan na maaaring ikaw ay hindi na in love kay God. Kapag tatamad-tamad na tayo, kasi kung tayo naging in love, masigasig. Kahit hindi ka naligo, masigasig. Masigasig. Kasigasigat. So yun po. So you need the time of refreshing. To refresh. Ibalik mo ang dating sigla. Ibalik mo. Time of refreshing. Diba? Ano, the time of refreshing. Diba yung computer kapag po medyo bumabagal na ang ano ng computer, nire-refresh. Nire-refresh. Kapag ikaw ay pabis na, at ikaw ay parang ano kasi, medyo ano-ano ng tikit na tikit ang pawis mo, you need to refresh, nagsa-shower ka. At ganun din sa buhay spiritual. As we are a good steward, mabuting katiwala, hindi natin dapat pabayaan ang ganong mga bagay. Hindi dapat natin pabayaan na tayong manupaypay at panghina hanggang sa ikaw ay mapa sa kamay ni Satanas. Ano po ang pagkakaiba ng evil sa devil? Ha? Di ba ang isang tao may evil spirit sa puso, may evil spirit sa isipan, yung masasama na pag-iisip, evil yun. Yung masasamang nasa kalooban, halimbawa, hatred, envy, anger, resentment, timidity, evil yun. Ay bakit may evil ka sa puso? Bakit may sama ng loob ka? Bakit may tangko ka? Bakit may ingit ka? Bakit may kataasan ka? Bakit tinatamad ka? Dahil nabigyan mo ng chance ang devil, kaya nagkaroon ka ng evil. There is evil because of the devil! And if you entertain the devil, it will go through hanggang sa ika'y maging puses, adikit ng demonyo, devil. Kaya sabi ng Bible, ano? Sabi ng Bible sa Romans 12 verse 2,
ba natin gawin? Mag-ibalan na tayo or magbago ng isip. Ibalan natin yung isip natin kung lagang yung isip natin ay masama. Because the mind is the battlefield. Diyan, nag-aaway yung dalawang tinig. The voice of the devil and the voice of God. And the choice is ours. Ang pagpili ng ating tatanggapin ay nasa ating sarili. Because tayo po ay may kalayaan. Sir, mamaya ka naman po. Amen? So, renew your mind. As a good steward of God, bilang mabuting katiwala ng Diyos, mag-iba na tayo ng pag-iisip. Madalas na sabi ng servant leader, di ba? Kung ano ang inyong isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Kung ano ang ating isipin at sabihin, yun ang mangyayari sa inyo. Yung ating message kahapon, di ba? Ha? The effect of word in the natural realm. Huh? Ano yung epekto ng word ng mga sinasabi natin? Diba sabi ng Proverbs chapter 18? Life and death is on the tip of your tongue. Ang buhay at kamatayan ay sa dulo ng dila natin nakasalalay. Ibig sabihin, lahat ng inyong sasabihin, lahat ng inyong babagitin, may kapangyarihan na mangyayari sa buhay ng mga taong nagpapahaya, nagdideklara ng iyong sinasabi. Lahat ng ating sinasabi, confession, declaration, and proclamation. Once you confess, once you declare, once you proclaim that word, it may affect you. Ito'y makapipinsala sa iyo kung ito'y pangit na salita. Pero kung salita ng Diyos ang magiging epekto nyo ay bagong buhay. Grabe po yung parang ako sa mundo. Sabihin niyo kayo po, ang isang katiwala ng Diyos, mabuting katiwala, ay tama. Kaya hon po natin ang servant of all servants. The servant of all servants is Jesus Christ. Ang lingkod ng lahat ng lingkod ay si Jesus. At napunta sa rito, hindi para ano, sabi naman, I came to this earth not to be served but to serve. Hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Na palito ako sa Batangas para maglingkod, hindi para ninyo. Sabi ni Jesus, ang hina. At ganun din naman kayo. Hindi kayo naging koordinator para kayong paglingkuran ng mga tao. Hindi kayo naging lingkod sa isang lugar para kayo'y luhuran at paglingkuran ng mga attendant. Malingkod. At ang tunay na lingkod ang tunay faithful. Diba? Faithful. You are faithful. Diba? Tapat si Kristo. Ha? Tapat ang Panginoon. Hindi ka man nagiging tapat. Tapat natin ang Panginoon sa bawat isa sa atin.
139, aklat ng mga awit, 139 verse 1 to 4, ang ganda ng sabi doon. Alam mo yun? Ang ganda ng message doon. If you listen to 139, verse 1 and 4, sabi doon sa awit, puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong yeah.
tawagan. Nakikita ng Diyos kung sino'y tatamad-tamad. Nakikita ng Diyos kung hindi gumaganap sa responsibilidad. Nakikita ng Diyos yung nagsasabing sa'yo may problema, wala naman. Nakikita ng Diyos ang lahat because He is omniscient God. Mga sarap nun, yung pinakasulat sa Psalm 139 verse 1 to 4. Ilagay niyo sa puso at isipan niyo lagi na ang Diyos ay lagi nandyan, nakikita ka, kilala ka, at mahal ka niya. Kaya tingnan niya pinababaya. Yung mga pumalakpak ngayon, maging yung blessing nito. Sabihin mo, I am a good steward. Ako'y mabuti. Katiwala. Itiklara nyo yung lagi. Pag dinitiklara nyo po yan, hindi po kayo tatamad sa paglilingkod. Ako, bakit ako good health? Because I always declare every morning, pagkagising ko sa umaga after my prayer, lagi kong sinasabi kay Lord, Lord, I am good health. I am strong. I am rich. Because of what you have done for me. Declaration, affirmation, proclamation, confession. That if you confess by your lips the word of God, it affects in your spiritual life. Lagi nung ilalagay sa isipan nyo, nakikita ako ng Diyos, kinala ako ng Diyos, mahal ako ng Diyos, at pag yan lang nasa isipan nyo, hindi kayo tatabal. Hindi kayo magpapahuli sa inyong mga prayer meeting dahil isipin nyo kayo yung modelo doon sa inyong mga attender na kayo ang dapat gayahin bilang mga mabuting katiwala. In your personality, personalidad, makapagtaas mo ng kapalay, ay nakamuhoy. Regaluhan ka na. Understood na yun. Dahil ginagawa natin, meron pa in a public property. Nakikita tayo ng tao, bilang ang Diyos. Kaya bilang mga lingkod ng Diyos, ilagay natin ang ating sarili sa kalagayan bilang servant of God. Lingkod ng Diyos, hindi po kayo collector ng wete. Hoy! Hindi po kayo collector ng wete. Hindi po kayo collector ng mga pinataya o ng inyong pinautang ng 5-6. We are God's servant. Tayo'y mga lingkod ng Diyos. At isipin mo, pag-aari ka ng Diyos. Hallelujah to the Lamb forever. Yung nagkaralimin natin sa ating isip. Hanggang kamatayan, hanggang sa paghihiga mo sa ataul, ang nasa puso mo ay ang Panginoon. Bakit sabi natin, declaration natin lagi yan sa gawain ni, I will praise you. I got it. Oh, tatay, mga dinidiklara nyo. Hindi yung pagkating ng problema, ayaw nyo na. Makiresign na ako. O pwede mag-resign ka kay Lord. Pag nag-resign ka kay Lord, hindi ka na anak, sihiga ka ng tataon. Hindi na baka namimili paglingkod ka.
kayo, I'm always reminding you, nagpapaalaala lang po ako sa inyo, because it is my responsibility to guide you. Gabayan kayo! Samahan kayo! Ituwin tayo lahat sa tumpak at tamang paglilingkod sa Panginoon. Ikot tayo nakamantaman, biglang namatay ko, kapag pwento tayo pumunta. Kasi minsan ang naglalabi eh, yun yung kasabihan kahit ang magaling kumapapin na yun. Naglilingkod na tayo sa Diyos, tapos minsan gagawa tayo ng tama. Mapagbakan ko na siya sa Diyos. Nanakawan ang Diyos. Sari na ibigay mo iyong ikaw ko, iginasto mo. Diyan maraming kong ma-check ni Lord. Ang katapatan kasi, ang faithfulness, hindi lang sa kung anong katapatan. Tapat ka sa paglilingkod, in your time, that you give, binibigay mo yung time mo na buong buo sa Diyos. That you give your talent. Kaya ako kumakanta kasi ako yung binigyan ng Lord sa pagkat lagi ako kumakanta. Na ibinibigay mo ang iyong treasure. Dahil hindi ka naman masasaganain ng Diyos. At pinasagana ka dahil yung bahagi nun ay hindi lahat sa iyo, yun ay para sa Diyos. Huwag ninyong nakawal ang Diyos! Huwag ninyong gastusin na hindi sa inyo! Kung gusto nyo kayo laging good health at laging iaangat at pasasaganain ng Panginoon, bawat tinakaw natin na ikaw po sa Panginoon, sisiginin sa amin yun ang Diyos sa ibang paraan. Magkakasakit ka, gagastos ka na mas malaki, masisira yung abayan mo, masisira yung sakyan mo, masisira pati ulo mo. Diba? Hindi ba sabi ng Malakay chapter 3, verse 6, and following? Sabi ng Malakay kasulatan, ibigay nyo na buong-buo ang inyong mga ikapo at ang inyong mga hatbang. Upang matugunan ng pangailangan ng templo. Matugunan. Eh kasi nang hihinanya, nanawag niya ng mga pebo'y kinsong na mga ninanakawal si Lord. Nanghihinaya ako. Huwag niyong aangkinin ang hindi para sa inyo. Ang para sa akin, 90%. 30% lang yung hinihingi ni Lord. Kukunin mo ba? Kaya naman ikaw ay nagkakasakit. Kaya naman ikaw may problema na magkikinig. Kaya naman mga anak mo ay pisubigin sa iyo. Kaya naman yung iyong mga pamilya ang gugulo. Because you are not faithful, you disobey God. Sinuway mo! Tapos sabihin mo, I am a good steward. Tapos di ba nakawala mo na? Sabi ng Malakay chapter 3, di ba? Ibigay niyo ng buo-buo ang inyong mga ikapo at ang inyong mahandog sa Panginoon sa aking templo. Upang matugunan ang pangailangan ng aking templo. Sabi nun, subukin yung gabi nito. Subukin niyo, sabi ni Yahweh. Subukin niyo ang gabi nito. Sinubukan ko, inangal ang buhay ko. Nang sinubukan ko, pinagpala ang buhay ko. Nang sinubukan ko, wala akong sakyan, pinagpala ako. Nung sinubukan ko, lahat ng anak ko sa
kailangan. Yung babae ng anak ay sa Aba Usoy. Yung anak kong lalaki, pangalan si Joshua, ay sa I Academy sa Makati. Alam niyo ba kung magkano ang tuition ko dyan? 100,000 isang semester. Kaya ko ba yun? Kaya pa namin? Hindi! Pero bakit nagyayari sapagkat God will supply all our needs? Because God overflow His blessing to those who are faithful. You are faithful. He will keep so
yun din ang sikreto ng long life. Diba sabi ng Psalm 91, ano ang katimpala ng mga tao sa mga tao tapat? Sila'y bibigyan po at gagamitin sa malalaan ng mahabang buhay. At ang sabi ng Psalm 91, at nakakitiyak tayo na ang tataguhin natin ay ganap na kaligtasan, yun ay buma ng katapatan natin sa Diyos. Kaya ilagay niyo sa puso nyo, so hindi pa tayo naging tapat doon, ngayon nung pisaan natin na tayo maging tapat. Ang pagbibigay ng ikaw po'y bukal sa puso. Ang pagbibigay ng offering ay bigay bukal sa puso. Hindi napipilitan. Dahil kung napipilitan ka, hindi ang katapatan. Dahil ang katapatan ay regalo ng Diyos sa ating paniwalaan. At ako naniniwala lahat ng tapat, hahabang na lamig ang kanilang buhay, magiging good health! At doon ang nangyari ang mga pangakunan. Sabi ng Biblia, we are steward of God's resources. Kakiwala tayo ng Panginoon sa lahat. A steward is one who manages, administers, and takes care of that which belongs to someone else. A coordinator, a secretary, treasurer. Huwag kang magumupit. Huwag kang dadayain yung cross connection sa inyong mga prayer meeting kapag ginayaan niya kasi binawas mo na agad at pabigay sa inyong mga preacher o sa inyong mga worker. Dinayaan mo si Lord. That is the faithfulness. Kung ano yung total kasama ang mga sentado, kasama ang lumang bahiya, sa kanyo, i-divide based on the percentage. Hindi mo, ay, babawasin muna yung para sa ganito, para sa ganito, para sa ganyan. Nandaya kayo, hindi kayo tapat sa Diyos. Sinasabi ko ang katotohanan sa mga tayo kung kayo mapunta sa impyerno. Sinasabi ko ang katotohanan sa mga gusto kong tayo lahat ay sa masama, sa kaharian ng Diyos, sa kalagitan, sa buhay na walang hanggang. At pananagutan namin mga teacher ang mga kalawa ng lahat ng naglilingkod sa kanya. Kaya sinasabi ko ang katotohanan, mga coordinator, mga assistant coordinator, secretary, treasurer, huwag niyong kukupitan ng Diyos, huwag niyong babaguhin ang cross collection. Huwag niyong babawasin ang para sa mga preacher, huwag niyong babawasin agad ang para sa mga mag-aawit, para sa mga choir. I-total niyo kung mong katapatan kung ilan at magkano ang koneksyon at sa ano doon ayusin kung ano ang tama, yun ang nakalulugod sa Diyos na buhay. At kung kayo naman ay mapagbigay sa mga nangaral, pangako yan ng Diyos. Isang basong tubig lang na malamig ang ibigay niyo sa mga nangaral. Hindi pa ang pagpapalang darating sa inyo, gaano pa kaya kung pagpapalaki niyo ang mga naglilingkod sa Panginoon na mga nangaral ng salita ng Diyos. Mga coordinator, tatanungin pa, saan ka umuubig? Kasi doon ni Mama kayo ibigay kasi kung malayo, kung galing pamasahin. Huwag niyo sa atin yung mga teacher. Huwag niyo sa atin kung saan kami nakatira, saan kami nakano. Yung bukal sa kalooban niyo, kung magbigay kayo ng 10,000, 5,000, 100,000, 500,000 o naman, pagbukal sa puso niyo, ibabalik sa inyo ni Lord. Namihinayon, namihinayon,
babaeng bago. Kay Elijah. Alam mo, yung babaeng bago, sabi ng babaeng bago, dumating yung lingkod ng Diyos, Elijah. Sabi nila niya, ipagluto mo naman ako ng tinapay kasi gutom na ako o lingkod ng Diyos. Sabi ng babaeng bago na ako po, ito na lang po para sa aming mag-ina. Pag hindi kami kumain, mamamatay na kami. Pero, sa kabila ng lahat, inuna yung babaeng bago. Inuna yung lingkod ng Diyos. Yung dapat sa kanila, nakakainin na tinapay at yung kaunting langis para gawin ang tinapay. Inihanda para doon sa lingkod ng Diyos na sila rin. At nang kumain yung lingkod ng pag-ibig. Aba, pagtingin yung palo doon sa kanilang lagyanan, umaapaw ang ahina, umaapaw ang langis! Woo! Gusto niyo papawin ang inyong sisiklan? Gusto niyo papawin ang inyong sisiklan? Ayun, ang daming Elijah daw. Sa buong Batangas, ang daming Elijah. Si Elijah ang naghahapit ang pagkain sa kanya, uwak! Isang magkaroon daming tao, but bakit uwak? Kasi, yung mga tao, hindi faithful. Pero yung uwak, faithful. Yung tayo na ilan din. Kaya na rin tuso yung uwak. Nung after na na magunaw. Diba? Kayo ba yung tulad ng uwak? Mga kapatid, always put in your mind. Sabihin mo ngayon, I am good steward. I am faithful. I am serving the Lord. Purihin si Lord. Sabihin nyo, faithful. Ako. Pag
sabi nga doon sa ating pagbasa sa 1 Peter, di ba? Magpatuloy kayo. Malay mo, yung pinatuloy niyo ang Helen. Nung isang araw, sabi ng asawa ko, sabi doon sa pinapuntahan kami yung prayer meeting. Hindi ko nasasabihin. Pero wala mo na eh. Kasama ko yung asawa ko eh. Sabi ng asawa ko, ay, mabit siya ang sarunan para magtatapos siya. Sabi ko, ikaw nag-iisip ka na gano'ng masama? Hindi ka painful, sabi ko. Hindi ka painful. Bakit pinag-iisipan yun? Ha? Isa kasi tayo, naman mo ng pag-iisipan natin. Sabi niya, tingin ko talaga, magtatapos yun. Kasi, nung nangyari, mag-ihilip na yung nalalangis, wala yung bulat, tinatanong ako, asawa ko ba naman si Brother Tech? Nung nalaman sa asawa ko niya, hindi ako pinunasan ng lahat. Mga kapatid, minsan tayo pinagiging tapat, pinag-iisipan na lang natin ang ating kapwa. Diba sabi ng banal na kasulatan? Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Huwag kang mag-isip na ano pa lang. Ang paliwala mo ay hindi na kailangan. At kahit ano pa I'm not afraid.
at ang may aking ideas. Ownership and stewardship. The owner of everything is God. Buhay namin, lahat-lahat sa atin, asawa, anak, bahay at lupa, sasakyan at lahat ng ating ari-arian, hindi sa atin. Pinagkatiwala lang sa atin. At ang may aking pagbabalik mo, wala kang badana. Wala kang badana na pero pinagpalaman ng Diyos habang nabubuhay ka. Pero naging kuminko tayo sa Diyos. Nung mamatay ka, wala kang nadala, hindi mo binigyan ng Panginoon mo magbubuhay ka. Nakatitiyak ka ba sa pupuntahan mo na kanyang pangako? Hindi. Because you are not faithful. To be faithful, upang matugunan ang pangalitaan ng templo. At yun, pagbibigay nyo yan, hindi nila nabawan at kundi binabalik ko lang sa Diyos ang para sa kanya. At ang balik naman sa atin doon, yung bilang katapatan sa Panginoon na katitiyakan ang iyong destination ay ang kanyang pangako. Dahil wala nabitawan ang pera. Pero kung tayo sinusubok ng Diyos at ginawa mo, sabi ng Panginoon, kung hindi nubuksan ang durumawan ng namin, ibuho sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na kayo madadalhan ang anumang sawang sa inyong mabasan. At kayo'y mabubuhay ng sagana. Magpapalain ang ating mahanggaw at ang ating mga anak. At lahat tayo'y mabubuhay sa kasaganaan, sabi ni Yahweh El Shaddai. At yan ang ginawa ko mo. Kaya yung dating brothers na squatters, yung brothers na dating ang siyang pagtayo, yung kita ang aking ganito, walang ding-ding, walang bong, butas lang. Yung dating pasabing-sabing sa tricycle, yung dating gininigaw, binigyan ang magandang asawa, kamukha ni Sharon Kumita. Yung iniisip ko, pinuproblema ni ano yung mga anak ko? Mapag-aaral ko ba ito? Sabi ng nabasa ko sa Bible, cast all your anxieties unto Him. 1 Peter, number 1 ng 1 Peter, chapter 5, verse 7. Ipagkatiwala niyo sa Diyos lahat ng inyong mga suliraning problema at kabalisahan at ang Diyos ang tugok ko sa ating lahat. Nakatutok ako sa Panginoon. Kaya naman yung ari, anong masasabi mo? Bugi na raw ako at mayaman pa. Sabi ni Sister. Masasabi ko natin ito sinasabi ng banal na kasulatan, ang mga anak ng Diyos ay ibang-iba kay siya. Sagay mo din ang itong kamay sa inyong puso. Always remember the word faithful. Pag-ibig na pa. Dapat ka una-una sa Diyos. Dapat ka sa inyong salita. Dapat ka sa asawa mo.
ng aking gagawin at mga lungkulin. Tulungan mo po ako na ito'y magawa ko at wala ko akong magagawa kung ako'y humalay sa iyo. Kaya naman, mula ngayon hanggang kamatayan, paglilingkuran kita ng buong katapatan. Aasikasuhin ko po lahat ng aking tungkulin, lahat ng aking dapat gawin upang sa ganun ako'y maging karapat-dapat na makapasok sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus.
yan po ang dapat natin alalahanin. In time of desolation, and in consolation, sabi sa Book of Revelation, kapag nangihina ka na, nagulupay ka yung lalagay, balikan mo, yung nakamakaan mo, at paano ikaw ang tinapot ko, balikan mo ako. Ako rin naman ipalikan ko, noong April 10, 1986, kung ano yung karanasan ko sa Lord. At lagi naman, pag pinabalikan ko yun, lumalakas mo yung ang aking pagiging ko sa Lord. At yun ang natin ko sa akin. Amen. Hindi pa po yan giving message. Mamaya. Mamaya pa po yung giving message si Brother Pai. At ihanda ko ang sarili ni mamaya. Sapagkat sa giving message, yan, lahat kayo yung pinagaling na ng Diyos. At ako'y mananalangin ang pinuling buhiyan para hindi nyo po paginayangan at ikinibigay nyo makaupay ito sa mga preacher ng Batangas. Mapupuno po yan. Always think positive. At dalangin ko, wala na sa inyong mangunguta ng 5-6. At dalangin ko, palayarin din ang mga kapatid natin tumataya pa ng loto at tumataya ng wedding. December po, yung lahat, di ba sabi ko sa mga
pasalin ninyo ang aking mga at mag-aral kayo sa akin. Kami na tayo gumagalang tulungan. Okay? Tulong po ang aking paanday sa inyo. Huwag na huwag kayong magre-reklamo sapagat ang nagre-reklamo ay babalik sa inyo. Okay? So, salamat sa inyong pagdalo at mamayangin tayo sa sarili nyo. Kung walang bago yung iba, pakainin nyo ng bago nyo sapagat ay pinagpapahala ko ng Diyos. Amen. Kaya yun po aking mahal na niya. Wala na tayo. Ano, mag-ibig tayo tayo. Taat ko lang yung kamay. Baka may hindi mag-habis sa Brother Bayan. Ang blessing ako, mag-habis na na yun. Okay? Wala na kayo tumanggap. Amen. At kung blessing ang inahabis ko, kung gusto nyo maarating ng Amerika, gusto nyo ang Amerika. Gusto niyo makalaya sa utang, sa pagkailo ng paglaya sa utang. No? Kung ano yung tatlo. Okay? Handa na kayo. May the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen and amen. Ito na ang unang lesson niyo tatapin na praise the Lord at pulingin ng mga taas ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na para po sa ating Psalm 121. Praise the Lord. Okay po. Sige po, tayo po yung mananalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka sa bayan ng alam mo. Bago sa amin ang karir mo, sundin ang loob mo sa lupa para na sila. Pagin mo kami na rin ang sa pagkakalang mo kami sa aming masada para magkakalang kami sa pagkakasama sa amin. Ito mo kami ng pento so ay sa iyo ang pagkakalang sa mga pangalaman. Awin ang pagkakalang sa Diyos. Salamat sa pagkakalang. Siyang tagal na ang pagtukbo ng kalas-tangasa at nananili sa kalingan mo mga pagkailangan. Pagpagsasabi sa kanyang Panginoon, huwag ka na naman. Ikaw ang mga Diyos, ang Diyos na tayo po pinagtiwalaan. May niligtas niya sa pangalan sa wala niya hinta. At kahit ano mga lugar niya sa loob, di ka magdaranas. Lulubugan niya sa lili ng kanyang malalay na pagka. Sa kalingan niya, ingatan niya ang pagsasalala pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, inamatatakot sa mga bago. Maging sa gagawin bigla ang pagkakusog pagsapit ng tao. Isa ang pangkakawa ng isala pagkakat ng hindi. Di ka matatakot sa kasaksan ng mga araw ng gumali. Kahit ang mabawa sa harapan at sa liyo tao. Sa iyo pagigit ang pinunan ng pagkakaroon pagiging sa tumulong. Di ka matatakot iyak mo, di ka mahal. Kinipamasig na sa panunod, iyong umamasdan. Iyaw ang sasama ang makikita mo pinag-usap. Sabagat siyo ang iyong ginawang katapos ng dalan. At ang pinili ko mag-iingat sa iyo katas-tasa. Di mo ang abutinig kay mga pahama at walang dalatan. Kahit ang puli ng paghihirap sa iyong tangan, susubuhin niya ang maraming numero. Sila'ng susubaybay. Kahit sa ang dati may mga parulod, tiyak-tiyak na lang. Sa kanilang palad ay tatiyot lang sila ng tatakas. Nang hindi masaktan ang mga pangos sa tutok na tanas. Kahit ang tabakan mo ang mga yun, akas na matoksi. Di ka maaari mo sa mga serpente at iyong pangalulis. Ang sakit ng Diyos, aking pinigas ng tapat sa akin. Pati ikatan ko sino ang pangalulis ko yung ikinagin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakitan.
aking sasabahan o hihilangin ay sasakuloman. Aking iligtas na bawat isa ay palagalan. Sila ibigay ko talagang ipalatang hawak buhay at matitiyak ng pagawang nilalim. Kaligtasan. Para ibigay ko ang langit at hindi ko matapag mo. Para ipapadala ko ang mga bala upang sila taig ang lupay ko. Para ipapadala ko sa bayan ko sa lahat. Kuling sa sandali ang bayan ko na aking piniin ay magpakutuan. Pangalaking, hanapin ang buwan ng ibang kanilang kusama. Diligin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang pakiwasaya at kasalanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord! Okay, nasa ka kayo mga gutom na? Okay, sige po. Tayo po ay dadako na mga kapatid sa ating pong lunch break. At tayo po ay magbabalik sa ganang po mga kapatid na 12:45. Sige po, tayo po ay ato, other friends. Hello, hello, hello. Ay, magandang hali po mga kapatid, bago kayo kumain. Sa 23, Sunday, ay anniversary po ng youth.